Hi guys! So now, gumagawa tayo ng bibingka. Nalagyan ko na po siya ng itlog. 6 egg po itong nilalagay natin. Pero mas better po, masagin nyo siya sa bowl. Kasi nga, sometimes, hindi mo maiwasan. May bulok yung ano. Mix nyo lang, mabilis lang. Mixture po ito ng rice flour, salt, baking powder, and sugar. Tapos lang, mag-wash lang ako ng mabilis na kamay. Tapos, lalagay ko ng ating butter. Lalagay lang ako ng butter. 6 tablespoons. Kancha-kancha lang yung butter. Pwede nyo rin pong gamitin harina kung namamahal lang kayo kasi medyo pricey yung rice flour, lalo na dito sa bansang New Zealand, medyo pricey siya. Lalagay ko na to. Additional sugar. So yun lang, ganun lang po siya kadali. Nakikita ba to? Itong bowl. Mix nyo siya until matunaw yung sugar. Diba? That's it. Lalagyan na natin dito. Pakita mo itong bowl natin, honey. I-set ko po pala yung ating oven. So, ito po. Open. Bake. 400 Fahrenheit kasi para siyang bibingka talaga, salubungin natin siya sa mainit na temperature ng oven. So, yun. Magka-cup na tayo ngayon. Gamit ko is 1/4 cup. Maglalagay tayo dito sa aking mga naka-prefer na mold. About 1/3 cup po. Kasi mag-rise pa yan. 1 cup to, binabawasan ko ng konti. Naka-prepare ko is 32 pieces na mold. Kasi yung isa pong tatlong ano kasi to, tatlong mixture. Tatlong set ng mixture ko po. Yung kasi isang set, nakakagawa siya ng 12 pieces. Ito, lalakihan natin ng konti para makagawa tayo ng 32 lang. Maganda po yung meron ko yung pasukat kasi pantay-pantay. Oops! Wala na yun, wala pa pa nang hindi siya nalagyan ng butter. Lumipad-pad eh. So, babalikan ko po kayo mamaya guys. See you later kapag luto na. Bye!